Welcome po sa ating channel na kung saan ay nag-upload kami ng mga eksklusibong Filipino videos tungkol sa pambansang mga sayaw, awit, OPM covers, at kulturang Pinoy. Naway magustuhan nyo ang mga tinatalakay namin sa aming channel. Maraming salamat! Magandang araw sa inyong lahat. Tatalakayin naman natin ngayon ang tungkol sa mga makasaysayang simbahang Katoliko sa ibang bansa na pinupuntahan ng mga Katolikong Pilipino, at ang naging kontribusyon nito sa kasaysayan ng mga naturang bansa, at ang naging impluensya nila sa ating kultura sa mga nakalipas na siglo. Maraming makasaysayang simbahan sa iba't ibang bansa sa buong mundo, ngunit narito ang ilan sa kanila. Una, Notre Dame Cathedral, Paris, Pransya. Ito ay isa sa pinakatanyag na simbahan sa buong mundo, at isa sa mga simbolong pangkultura ng Pransya. Ito ay natapos noong taong 1345, at kasalukuyang isinasagawa ang mga renovasyon, matapos ang sunog noong Abril 2019. Ang Notre Dame Cathedral ay isang makasaysayang simbahan, na matatagpuan sa gitna ng lungsod ng Paris, sa tabi ng Isle de la Cite, isang pulo sa gitna ng Seine River. Ito ay isa sa mga pinakatanyag na simbahan sa buong mundo, at isa sa mga pinakatanyag na atraksyon sa Paris. Ang Notre Dame Cathedral ay itinayo noong ika-12 siglo, sa panahon ng Gothic Architecture. Ang simbahang ito ay sumasakop sa isang lugar na may sukat na 130 metro ang haba, 48 metro ang lapad, at mayroong dalawang malalaking toreng 69 metro ang taas. Ang mga detalye ng arkitektura ng simbahan ay nagpapakita ng mga motif ng Gothic architecture, kasama ang mga kurbada at mahabang panlabas na haligi, mga vitraux o stained glass windows. At intricately carved stone gargoyles, ang Notre Dame ay may malaking kasaysayan sa buong France at Europa. Ito ay naging lugar ng maraming mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng France, tulad ng kanyang pagiging lugar ng pagkokoronahan ng mga Pranses na hari. Noong Abril 15, 2019, nangyari ang isang sunog na kumalat sa buong simbahan, na nagdulot ng pinsala sa ilang mga bahagi nito. Ngunit, sa tulong ng maraming tao at mga donasyon mula sa buong mundo, ang simbahan ay pinapalitan at pinalalakas upang mapanatili ang kanyang kasaysayan at kagandahan. Pangalawa, St. Peter's Basilica, Vatican City. Isa itong malaking simbahang Katoliko sa Roma, Italia, at ang opisyal na tahanan ng Papa. Ito ay kilala dahil sa kanyang mga magagandang gawa ng sining tulad ng Sistine Chapel, ang kanyang iconic dome. Ang St. Peter's Basilica ay isa sa mga pinakatanyag na simbahang Katoliko sa buong mundo. Matatagpuan ito sa loob ng Vatican City, na binubuo ng isang maliit na teritoryo sa gitna ng lungsod ng Roma, Italia. Ito ay itinayo sa lugar na kung saan ang apostol na si San Pedro ay namatay sa pagpapahirap sa krus. Ang kasalukuyang istruktura ng basilika ay binuo mula noong ika-16 na hanggang ika-17 na siglo, sa ilalim ng pamumuno ng ilang mga kilalang arkitekto tulad ni Michelangelo, Carlo Maderno, at Gian Lorenzo Bernini. Nagpakita ang mga ito ng kanilang husay sa disenyong arkitektura, lalo na sa pagpapagawa ng mga detalye tulad ng mga kahoy na pintuan, altar, at mga krusipikong bato. Mayroon din itong mga mahahalagang likha ng sining, tulad ng mga fresco ni Michelangelo sa Sistine Chapel, na matatagpuan sa loob ng basilika. Sa kabuuan, ang St. Peter's Basilica ay isang mahalagang lugar ng pananampalataya para sa mga Katoliko at isa rin itong mahalagang atraksyon para sa mga turista. Ito ay nananatiling isang patunay sa kasaysayan at kahalagahan ng Kristyanismo sa buong mundo. Pangatlo, Sagrada Familia, Barcelona, Espanya. Ito ay isang hindi pa natatapos na simbahan na dinisenyo ni Antoni Gaudi. Ang proyekto ay nagsimula noong 1882 at kasalukuyang isinasagawa pa rin. Ang Sagrada Familia ay isang katedral na matatagpuan sa lungsod ng Barcelona sa Espanya. Ito ay isa sa mga pinakasikat at pinakamahalagang atraksyon ng turismo sa Barcelona, at isa rin sa mga pinakamahalagang simbolo ng Espanya. Ang Sagrada Familia ay sinimulan ang pagtatayo noong 1882 sa ilalim ng pamumuno ni Gaudi, isang sikat na arkitekto. Ngunit noong 1926, namatay si Gaudi, at hindi niya natapos ang pagtatayo ng katedral. Mula noon, maraming iba't ibang arkitekto ang nagpatuloy sa pagtatayo ng katedral gamit ang mga ideya at disenyo ni Gaudi. Ang Sagrada Familia ay kilala sa kanyang nakakamanghang disenyo at arkitektura. Ang simbahan ay mayroong 18 tore o tower na may iba't ibang mga disenyo.
Ang pinakamataas na tore ay ang tore ng Jesus Kristo na may taas na 172 metro. Ang katedral ay mayroon ding isang malaking altar at isang krus na mayroong mga detalye ng mga pangyayari sa buhay ni Jesus. Ang disenyo ng Sagrada Familia ay isang halimbawa ng Art Nouveau o Modernismo sa Espanya. Ginamit ni Gaudi ang kanyang kaalaman sa matematika at geometriya upang maabot ang kanyang disenyo para sa simbahan. Ang katedral ay matatagpuan sa gitna ng lungsod ng Barcelona at ito ay isang popular na atraksyon sa mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kasalukuyan, ang Sagrada Familia ay patuloy pa rin na itinatayo. Ang target completion date ay sa 2026 sa 100th anibersaryo ng pagkamatay ni Gaudi. Pang-apat, St. Basil's Cathedral, Moscow, Russia. Ito ay isang makasaysayang simbahan sa Moscow Red Square. Ito ay kilala dahil sa kanyang mga matataas na turrets, matinding kulay, at kakaibang disenyo. Ang St. Basil's Cathedral, o tinatawag din na Cathedral of the Intercession of the Most Holy Theotokos on the Mount, ay isa sa mga pinakatanyag na gusali sa Moscow, Russia. Ito ay matatagpuan sa Red Square, at itinataguyod bilang isa sa mga pangunahing atraksyon ng turismo sa lungsod. Ang St. Basil's Cathedral ay itinayo noong panahon ng pinakamakapangyarihang lider ng Russia na si Ivan IV, na kilala rin bilang Ivan the Terrible, noong 1555 hanggang 1561. Ang arkitekturang ginamit sa katedral ay kahanga-hanga at hindi tulad ng anumang iba pang katedral sa Russia noong panahong iyon. Mayroon itong 8 magkakasamang basilikas, bawat isa ay mayroong natatanging disenyo at kulay. Ito ay nagbibigay ng isang magandang halo ng kulay at disenyo sa buong katedral. Ang pinakamalaking kupula sa gitna ng gusali ay may taas na 65 metro, at ito ay pinaniniwala ang ginamit ng mga sundalo ni Napoleon bilang isang sentro ng pangangasiwaan ng sila ay nasa Moscow noong 1812. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi ito naging target ng pagpapabagsak ng mga militar na tumulong sa pagkakalikha ng Soviet Union. Sa halip, ito ay ginawaran ng pribilehiyo bilang isang pambansang simbolo at naging bahagi ng listahan ng UNESCO World Heritage Site noong 1990. Ngayon, ang St. Basil's Cathedral ay isang tanyag na destinasyon ng turismo at maaari mong masilayan ang kahanga-hangang mga disenyo at istruktura ng katedral sa loob at labas. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Russia, at nagpapakita ng galing ng mga arkitektong Ruso noong panahon ng Renaissance. Panglima, Westminster Abbey, London, England. Ito ay isang abbey na matatagpuan sa London, at ito ay kilala bilang lugar ng coronation ng mga monarko ng England. Ito ay mayroong mga makasaysayang gawa ng sining tulad ng Poots Corner, at ang tomb ni Isaac Newton. Ang Westminster Abbey ay isang makasaysayang simbahan sa London, England na naglilingkod bilang kapilya ng British Monarchy. Ito ay matatagpuan sa malapit sa Palace of Westminster, ang tahanan ng British Parliament. Itinayo noong 1066, ang Westminster Abbey ay nagsisilbing lugar ng mga mahahalagang okasyon sa kasaysayan ng Inglaterra. Ito ay ang lugar kung saan kinoronahan ang mga monarko ng Inglaterra, kasama na ang kasal ng Duke at Duchess of Cambridge, Prince William at Kate Middleton, noong 2011. Bukod sa mga seremonya ng kaharian, ang Westminster Abbey ay may mga nakamamanghang arkitektura at mga artepaktong makasaysayan. Kasama sa mga ito ay ang Poets' Corner, kung saan makikita ang mga libingan ng mga makata at manunulat tulad nina William Shakespeare, Geoffrey Chaucer, at Charles Dickens. Ang Westminster Abbey ay bukas sa publiko upang makapag-ikot ang mga bisita at magpakita ng pagpapahalaga sa kasaysayan at kultura ng Inglaterra. Muli nating ipagpapatuloy ang pagtalakay tungkol sa mga makasaysayang simbahang Katoliko sa ibang bansa sa mga susunod na bahagi ng seryeng ito. Abangan po natin. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat.